d'amour, de grâce et de simplicité. Tu m'as élevé, maman. Et cette voix douce caressant ma beauté intérieure comme une brise. Oh, à chaque fois que je pense. Sa lahat. Welcome back to my channel. Noon guys. Mayroon naman tayong pag-usapan isang magandang balita guys. Tungkol to sa ating Philippine National ID. Kung sino man guys ang hindi pa nakatanggap ng National ID, hintay-hintay lang muna guys. Darating din yan. Siguro kung ngayon hindi pa dumating, hindi pa natapos ang pag-validate. Kasi hindi naman yan madali guys. Isipin nyo na lang sa buong Pilipinas, marami tayo. Ilang million ang mga tao dito na dapat i-validate sa PSA. Kaya hindi yan madali. Kaya hintay-hintay lang kasi sa ngayon napagkasunduan na ng PSA at SSS ang dalawang ahensya na parang
ang mga record sa mga tao, halimbawa, yung mga na naka-register sa NCSC, yung form na ano, record sa NCSC, sa senior citizens. Kung sino man yung hindi nakapag-prehistro sa online, online registration, pag-rehistro na kayo. Kasi doon kukunin nila ang lahat ng mga ano, sa senior citizens, ang mga record na kinukuha nila para i-validate nila doon sa PSA. Kasi yung mga record natin sa yung online registration natin, binigay ng DSWD doon sa PSA para ma-validate kung sino man ang totoong o tunay na benepisyaryo na dapat bigyan. Halimbawa, mga SS, ano, universal social protection, mga social indigent senior citizens, ganyan. Kaya napagkasunduan ng PSA at SSS para madali lang matukoy kung sino talaga ang tunay na beneficiary na dapat bigyan. Kaya hintay lang kayo guys, darating din yan, hindi magtatagal, siguro bukas or sunod buwan, at hindi rin yan na abutan pa ng 2024. Kaya sino yung hindi pa nakapag-rehistro sa universal social pension, National Commission of Senior Citizens, pag online registration na kayo guys, kasi kailangan yan, importante yan para ma-validate tayo na ano ang mga pangalan natin makita doon sa PSA. Kaya ang PSA na ang magbigay ng mga ID natin, at ang national ID natin ang gagamitin para makakuha tayo ng mga ayuda at sa lahat ng transaksyon na ano natin, gagawin natin sa gobyerno. Yan guys. Ako nga, nung dati, ang unang dumating yung ID ng asawa ko, original yun. Original diretso yung sa kanya. Pero sa akin, hindi pa, umabot pa ng ilang buwan bago dumating yung papel na ano, temporary lang yung papel. Tapos nang ilang buwan din dumating din yung original ID ko. At ito na yun guys, ang original ID ko. Hindi na to papel guys, original ID na to. Kaya kayong hindi pa nakatanggap ng original ID, hintayin lang nyo, darating din yan. Tulad ng sa akin, papel lang din yun, pero ngayon original na talaga. Kaya siguro mabigyan na tayo ng universal social pension at ito ang gagamitin na ano natin, pang ano, hindi tayo bigyan kapag wala tayong ID na national ID. Yan guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Yes.
kung sino yung hindi pa nakatanggap ng mga ID nila, yung mga plastic na ID, tulad ng sa akin, hintayin nyo lang, darating din yan. Huwag kayong pagpakawala ng pag-asa. Think positive. O yan, guys. Unti-unti nang na ano na natin ang lahat kasi noon tagal na natin hinitay ang ID, tapos ngayon parang malapit na natin mag-abot ang tagal na nating pinahihintay. Yan guys. Yung iba dyan na parang gusto nila ngayon na talaga nila matanggap. Huwag naman, itindihin naman natin na hindi tayo isa lang tao sa mundo. Marami tayong mga Pilipino sa Pilipinas na nangailangan din tulad natin. Isa-isa yan. Hindi yan pwedeng isang bisis lang. Parang one time. Hindi yan naman one time. Lahat ng tao, marami tayo. Hindi yan madali. Kaya guys, hintayin na lang natin. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Huwag nyo kalimutan i-like and subscribe my channel. And like, comment my video and subscribe.